Sa kabila ng pagsaway ng otoridad, isang 11-anyos na babae o batang babae ang muntik nang malunod matapos mag-swimming sa Manila Bay. Kaya para hindi na makalusot ang mga nagpupumilit na maligo sa dagat, babakura na ito kasabay ng paglalatag ng tubo para sa itatayong sewerage treatment facility. My report, si Ivan Mayrina. Para sa mga hindi alintana ang paliligo sa Manila Bay sa kabila ng mga babala, hindi lang sakit ang posibleng makuha, kundi posibleng ito'y ikapahamak mo pa. Ang 11-anyos na si Rian Soriano, nasa Pediatric Intensive Care Unit ng Ospital ng Maynila ngayon, matapos muntik malunod sa Manila Bay kahapon. Daong alas 7 ng umaga kahapon, sinamantala raw ni Rian at ng kanyang mga kaibigan ng holiday para mag-swimming sa Manila Bay. Magtatanghali na nang malaman ng ina ni Rian na isinugod sa ospital ang kanyang anak matapos muntik malunod. Hindi ko nga pinapayagan yung maligo sa Baywalk eh. Kami sumama po siya eh. Naliligo lang daw sila eh. Wala akong alam kung ano nangyari. Baka nakaapak siya sa malambot o burak yun. Kasi may nakita sa kanya parang itim burak po yata yun. Nagising na si Rian pero kailangan pa niya ng mechanical ventilator para makahinga na maluwag. Hindi na po siya mababa yung oxygen sa katawan. Nung nasa ER po kasi siya mababa yung oxygen since marami po siyang nainom na water. So currently, nag-improve naman po yung status ng patient. Binabantayan din ang kondisyon ni Rian sa posibleng infeksyon. We're covering for infection since nga madumi yung water. So naka-antibiotics naman po yung patient. Nagkabitan ng streamer na bawal ang maligo o lumaway sa Manila Bay. Naglagay na rin ng orange barriers ang mga otoridad. Babakuran din ang Baywalk mula Yacht Club hanggang US Embassy para magbigay daan sa pipelaying. Para yan sa itatayong sewerage treatment facility na maglilinis ng tubig ng mga estero. Gagawa kami ng rubberized pipe na parang ginagawa sa Boracay. That will be the one na ikokonekta yan. It will not go down to the sea. It will now be going to the Yacht Club 1.5 kilometers away. Bukod sa maruming tubig mula sa mga estero, natakpan na rin ang basura ang buhangin sa ilalim ng dagat. Aabot daw sa 3 metro ang lalim ng naipong basura. Kaya ang susunod na proyekto ng DENR, ang pagtatanggal ng mga basurang higit 4 dekada ng naipon sa Manila Bay. Simula raw ng linisin, malaki na raw ang ibinaba ng coliform level sa Manila Bay. Sa outfall mula Padre Faura halimbawa, mula sa dating 330 million most probable number o MPN coliform level, 7.9 million na lang ito ngayon. Sa bandang ginta ng Baywalk kung nasa naman ang Remedios outfall, mula 160 million MPN, 35 million na lang. At sa kabilang dulo ng Baywalk, sa bahagi ng Manila Yacht Club mula sa 1.3 billion MPN dati, 52 million na lang ang coliform level ngayon. How come that bumaba? The Manila so was the big culprit. And when they closed it, then they did not already dump the waste of their ano there. It's already 52 million from a high of 1.3 billion. Pero malayo-layo pa raw ang tatahakin ng Manila Bay Rehabilitation. Ang standard level kasi ng coliform level, 100 MPN lang. Ivan Mayrina, GMA News.